Kaugnay pa rin po ng police Teresa Rizal na nahuli ng kanyang mga kasama dahil sa pagbebenta ng droga. Makakapanayam po natin si Police Senior Superintendent Albert Ocon, ng Provincial Director ng Rizal PNP. Senior Superintendent Ocon, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Apo. Dito po sa pagkakahuli ni PO1 Manimbo, ano po, paano po ang monitoring naman kung meron man na gagawin ng provincial kaugnay po dito particular sa Teresa PNP? With the instruction of our chief PNP, which is the chief, I immediately relieve the chief of police and replace him with the police senior inspector Torres. So, apo, hindi ho ba yung ating, kailangan sa ilalim sa drug test? Kasi ang sinasabi ni General De La Rosa kanina, tinatanong niya yung mga ibang polis kung sino pa sa tingin nila yung sampot sa droga na walang tumaso ng kamay. So, yung pangangailangan sa isang drug test sa grupong ito, particular sa Teresa, ay sa tingin niyo ba'y kailangan? Yung pong drug test ay ginagawa po natin yan, not only dun sa isang station, kundi dapat isagawa natin yan sa buong probinsya ng Rizal TPO, ng Rizal, at particularly dito po sa Rizal Police Provincial Office. Isa yun po sa i-recommend ako po na isasagawa natin, yung drug test sa lahat ng personnel po. Apo, sa tindiho ng kampanya kontra droga ng gobyerno, ano po, ano masasabi nyo dito na nakakalusot pa rin pa isa-isa sa pagkakataong ito, miyembro pa ng Anti-Illegal Drugs Unit? So, anong pananaw nyo dito sa pangyayaring ito? Yun nga po, despite ng atin mga bilin sa kanila, yung instructions natin sa kanila dun sa mga visit natin, sa visitation natin sa bawat stations at during our regular police information and education, binibigyan natin sila ng instruction na tungkol dito sa kampanya natin sa illegal drugs. Despite of that, mayroon pa rin na mga kapulisan, membro ng kapulisan natin na itinatago yung kanilang illegal activities concerning this drug problem. Kaya sila po ay winawarningan natin at nasana magbalik na sila sa magbalik sila sa loob ng gobyerno at isiwalat nila kung sino man yung kabaro natin na ganito rin pa rin po ang tuloy-tuloy nilang ginagawa. Apo, mayroon pong binuo na Counterintelligence Task Force kapalit ng Anti-Illegal Drugs Group. Yun ho bang CITF ay kumbagay nararamdaman ang presensya sa level po? Halimbawa, sa level po ninyo sa provincial, ay nararamdaman po ba ang presensya nila o talagang pang national scope lang, o kung may magreklamo lang talaga sa kanila ang basehan po ng aksyon? Mayroon tayong CITF din sa region. Ano? Mayroon din po dito sa nagkakandak ng counterintelligence operations sa mga probinsya natin. Dito sa mga police stations natin, may mga coordination din po sila na mayroon silang mga minamanmanan ng mga kasama natin sa Philippine National Police. Apo, panghuli na lang po, ano, anong paalala niyo sa mga kasama niyo dito, particular sa Rizal PNP, kaugnay ho ng pinakahuling pangyaring ito na may kabaro nga kayo na nahulihan po nagbebenta ng droga? Tulad ng sinabi ko kanina, nung nagkaroon ng turnover ceremony kanina dyan, at kinausap po lahat ng personnel ng Teresa Municipal Police Station, inulit ko po yung instruction ng ating direktiba, ng ating chief PNP. Sabi nga niya, paulit-ulit na lang yung ginagawa natin na reminder sa kanila
ang sabi po niya, parang nakakasawa na. So, gagawin natin yung kararampat na police operations dito sa mga matitigas ang ulo, o paulit-ulit din na despite our warnings na isinasagawa pa rin nila yung mga ganitong mga gawain na hindi sila nakikipag-cooperate o hindi sila nakikinig sa mga instructions ng ating kapulisan sa National Headquarters at sa dito sa ating regional office at particular na rin dito sa ating Rizal Police Provincial Office sa PPO natin. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Police Senior Superintendent Albert Ocon, Provincial Director ng Rizal PNP. Salamat po. Maraming salamat po at magandang hapon po.